Papakita ko kung paano ako mag-disinfect ng mga pagkain na galing sa palengke. Ito yung galing sa palengke, diniretso ko na dito sa lababo. Tapos tinanggal ko sa mga plastic. At yung mga plastic na ginamit is sinampay ko doon sa sampayan. Ngayon, naglagay ako ng water dito sa planggana. Tapos nilagyan ko siya ng soap na yung panglinis ng bote ng baby. Kasi pwede rin siyang panglinis ng vegetable. Sabi niya dito, fruits and vegetable soak in diluted cradle for at least 40 seconds. Then rinse thoroughly in running water. So, yun yung ginawa ko. Binabad ko na itong bagyo beans, itong kamatis, yung sayote, tsaka yung upo, tapos pati itong dahon ng sili, tsaka yung talong. Binabad ko na lahat dito ng siguro 1 minute. So ngayon, binabanlawan ko na sila. Tapos ko nang banlawan, nugasan ng maigi yung mga nauna kong nilagay doon, yung kamatis, yung upo, yung sayote. Ngayon naman, babanlawan natin yung ito, yung water, yung talong, tsaka itong mga yung bagyo beans na hugasan mabuti. Then, ipupunasan natin mamaya ng cloth para matuyo sila. Saka natin i-wrap ng cling wrap para ma-preserve sila, medyo humaba yung buhay nila at hindi sila agad-agad mabulok. Pero bago namin pinasok yung mga kanina, yung mga pinamalengke, bago namin nilagay dito sa lababo lahat-lahat, inisprehan ko muna sila ng Lysol. Meron tayong dahon ng sili kasi gagamitin natin mamaya ng sa pagluluto natin ng tahong. Kailangan banlawang maigi. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning, mga kasuki! Ayan. Panibagong umaga na naman. Yung asawa ko sa palengke kanina. Pumunta siya sa Bulungan. Kahap siya dito ng 5:30. So, ang nabili lang niya na available na meron doon sa Bulungan is yung itong dalagang bukid. Tsaka itong hipon. Ayan, hipon. Tapos, meron na din siyang binili na ayan, tulingan. Pinakat na niya. Wala daw siyang nabiling karne ngayon kasi naubusan yata. So, nag-order na lang siya. Babalikan na lang niya bukas. Pipikapin na lang niya bukas. Ilinisin natin, tapos ilalagay natin sa container. Lahat ng mga nililinis ko, mga karne, ng mga seafoods, bago ko ilagay sa freezer, nilalagay ko sa container kasi ayokong nakalagay sa plastic tapos nakasaksak lang sila sa freezer. Magulo yun. Alam nyo ang swerte namin kasi medyo malapit kami sa Bulungan. Ang Bulungan is, ito yung parang bagsakan ng mga bagsakan ng mga seafoods. So, dito namimili yung mga mga tindera sa palengke. So, kung doon kang bibili sa Bulungan, mura siya at saka kilo-kilo talaga yung mga nabibili mo. Pagka dinala na sa palengke, may dagdag na yon, may patong na yon. So, yung asawa ko talaga is maasipag siyang mamalengke pagka umaga, madaling araw. Pumupunta siya sa Bulungan, doon siya bibili ng kasi malaking tipid. Nakakabili ka talaga ng mga fresh sariwang isda. At tapos pagkagaling niya doon sa Bulungan, dumediretso siya sa yung sa malaking tindahan ng karne. So doon naman siya bumibili ng mga kilo-kilong karne na yun yung aming ini-stock na dahil wala akong container na may takip na medyo malaki-laki, itong container na to is galing pa sa SNR. So, nire-recycle ko na lang. Wala lang siyang takip. Ang ginagawa ko is, yung mga mahahabang ganitong isda, nilalagay ko sa ganito kasi magkasya siya. So, tinatakpan ko lang siya ng cling wrap para hindi siya exposed dun sa
Kasi pag naka-expose siya na hindi mo nilagyan ng cling wrap or takip, natutuyo siya. So, nawawala yung pagka, ano niya, fresh niya. Ayan siya. Ito na siya ngayon. So, liligpit na natin. Covered na siya. Lalagay na natin sa freezer. What? Mama. Yes. Pakwan. You use the fork. Ating sayote. Want more? Mahirap din sa situation ngayon yung balitaas ng bilihin. Ano ba nagtaas? Lahat ng bilihin ba nagtaas? Pag nag-normalize yung situation, hindi nababa yan basta-basta. Basta magtalayin yung mga titin mo. Hindi ba yung mamonitor na ano ng BCL? Paano lang yung mamonitor? Yung pang may factory pwede yun. Ano ba yung mga sit na mga isda, diba? Hindi naman pa din i-control ng detail kasi depende sa huli. Hindi naman sinabi ni on. Pag nakahuli ka ng 10 kilo, ang presyo ganyan po. Dapat magbaba sila. Kasi sa ngayon, konti yung consumer. Konti yung nangingisda. Dumadami yung isda. Pag nawala yung lockdown, may mga mangingisda. Marami silang mahuhuli, di ba? So, maraming supply. Sana nga ganun. So, hindi eh. So, dapat bababa. No? Nakita ko yan na sana pag magkaroon ng problema sa mga sa maas, hindi na kumaba. Ang bigat na nakikontrol. Bisla. Ayan, mam. Parang niya nakikontrol. Baby, on. Baby, oh. Gusto mo orange ton? Bakit sa kapon? Ang bilis mo naman. Nak, orange? Hi! Ba't ayaw niya ang pinag? Kaya mo ulam ton? Ha? Saka mo ulam ang sana? Isang bong pinain niya. Ano ba tumalo? Baboy baka? Ale? Ito biniling. Baboy. Rice. Kala, kung baka. Hindi na tayo magkukuha ng baka, di ba? Kasi super mantika siya. Saka maanggod. Thank you.
Anong araw ngayon? Biyernes, di ba? Yes. Tatawagan ko sa loob. Ano? Takwan? Gusto mo yan? Okay. Ano gusto mo? Kumain ka na kumain ba? Kahit mamam na mo mamam ha? Para bang big ha? Big, big! Kaya na big! Hmm, kanin man. Kaya kita? Jollibee. Natutuloy yung bayar mo? Ha? Ako. Ako? Hindi, ako. Ikaw? Yung supplier. Bakit? Ano tinatawanan mo? Yes. Mm, away sila, no? Away ba nagpa-play? Play. Mm. Mm. Uy! Wawa naman! Wawa sa umu! Pakainin ko yung pagkain. Kaya nga sabi ko nga, nire-recommend ko ito na ano na tipid ulam.
Binili kita kalabasa, ah. Yan, nakita ko. Kasi pebo. Tama na ba yung laki niya? Yung dami niya. Mas magkusok, mas marami doon. Okay na yun. Balito na ito yun. Mga? Suki. Flying kiss na. Please? Please? Subscribe? To our channel.